Ang salitang magic ay isang bagay na noon pa man ay bumibighani na talaga sa sangkatauhan. Maaaring noong unang panahon ay ginagamit ito upang aliwin ang mga hari at maharlika, at sa paglipas ng ilang daang taon ay ginagamit pa rin ito sa kasalukuyan upang magpasikat at magpasaya ng mga katulad nating mga pangkaraniwang tao. Pero minsan ba ay napaisip ka na rin kung paano ginagawa ng mga mauhusay na illusionist ang ilan sa mga makalaglag pa nga at nakakagulat na mga magic trick? Bueno, kung interesado ka ay para sa iyo ang video na ito, sapagkat pag-uusapan natin ang ilan sa mga sikreto sa likod ng mga sikat at nakamamanghang illusion o magic. Number 3, Darcy Oak's Famous Dove Act. Ang Canadian magician na si Darcy Oak ay nag-audition noon sa Britain's Got Talent sa 8th season nito, at lingid sa kaalaman ng 3 judges na may itinatago palang kakaibang talento si Darcy pagdating sa pagmamagic nang hindi pa nakikita ng mga judges. Hindi pangkaraniwang magician si Darcy. Makikita natin sa video ang napakabilis at napakalinis na pagkakahugot ni Darcy sa mga kalapati mula sa kawalan. Isa-isang naglitawan ang mga kalapati ni Darcy na labis na nagpagulat at nagpalaglag sa panga ng mga judges. Mas humanga pa ang mga manonood nang ilabas niya ang wire cage mula sa kanyang kamay. Pero hindi pa rin nagtatapos dahil muli siyang naglabas ng isa pang wire cage na mayroon ng ibon sa loob. At ang pandiin sa kanyang magic act ay matapos sa takpan ni Darcy ang mga naipong kalapati sa kulungan, ay bigla itong nagtransform sa isang magandang dalaga. Ang tanong, paano niya kaya ginawa ang trick na ito? Ang balahibo na ipinakita sa atin ni Darcy na kanyang ipinaapoy sa unang bahagi ng kanyang act ay hindi naman talaga balahibo, kundi isang piraso ng espesyal na papel na kilala bilang flash paper. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga magician kapag nais nilang lumikha ng mabilis na pagkislap ng apoy upang maitago ang matuli nilang pagkilos mula sa madla. Iyon mismo ang ginawa ni Darcy. Gamit ang apoy, mabilis niyang nakuha ang kalapati sa isang lihim na bulsa mula sa manggas ng kanyang jacket. Para hindi mabulilyaso ay may ikinabit ito sa kalapati na isang invisible thread o sinulid upang sa oras na hilahin niya ito ay agad itong lilitaw kasabay ng pagkislap ng flash paper. Ganito rin ang teknik na kanyang ginawa sa bahagi ng video na tila nagtransform sa dalawa ang kalapati. Mapapansin naman sa slow motion video na parang may hinawakan siyang tali na nakakonekta sa isa pang kalapati. Pagdating naman sa itlog na bigla na lang nalaglag ay simple lang ang eksplanasyon. Kung titignang mabuti ay may hawak na siyang itlog sa kanang kamay bago pa ito malaglag. Hindi rin sa itlog nagmula ang ibon na makikita sa video. Kung titignang mabuti ay itinutuon niya ang atensyon ng mga manonood sa itlog na kanyang hawak habang ang kaliwang kamay ay kinukuha ang ibon sa kanyang tagiliran. Makikita rin sa video ang buntot ng ibon habang tinatakpan ng isa pang kamay. Kunyari ay binasag niya ang itlog at dito na nga lumabas ang ibon. Pagdating naman sa wire cage ay flash paper lang din ang ginamit. Sa kanyang mga manggas ay mayroon siyang collapsible wire cage na mabilis na nag-e-expand kapag hinila mo ang tuktok nito. Ang dahilan kung bakit hindi mo nakikita ang pag-expand nito ay sapagkat nadadaya ang iyong paningin ng mga pagkislap at pag-apoy ng mga flash paper na kanyang hawak. Siguradong namangha ka naman sa paglabas ng isa pang wire cage na mayroon ng ibon sa loob nito. Simple lang din ang eksplanasyon dito. Gumamit si Darcy ng collapsible cage na mayroon ng peking ibon sa loob nito. Makikita rin sa video na hindi ito gumagalaw. Kaya agad rin niya itong inabot sa kanyang assistant upang hindi ito mahalata ng mga manonood. Pagdating naman sa babae na bigla na lang lumitaw ay simple lang ang eksplanasyon. Ang itim na lining sa likod ng hawla kung saan nakakulong ang 4 na kalapati ay malinaw na may isa pang nakatagong compartment kung saan nakatago ang babae. Kung baga ay may 2 kwarto ang kulungan na ito.
Kung titignan mo ito mula sa malayo ay parang maliit lamang ito. Ngunit kung lalapitan mo ito ay mapagtatanto mo na may sapat na espasyo pa para sa babae. Number 2, Stevie Pink's Floating Illusion. Si Stevie Pink, isang 42 taong gulang na illusionist, ay nagtagumpay na mapahanga ang mga judges at mga audiences sa nakakagulat na pagtatanghal ng kaniyang magic. Ang hindi kapanipaniwalang act na ito, kung saan ipinakita niya ang kakaibang tema ng levitation trick na nagpasikat sa kaniya ng lubos. Sa kulay pa lamang ng kanilang damit ay nakuha na nila ang atensyon ng mga tao. Sa una ay hindi sigurado ang mga judges sa kung ano ba talaga ang nais na ipakitang talento ni Stevie, dahilan para ang dalawa sa kanila ay pumindot sa buzzer. Ngunit nang mag-umpisa na si Stevie sa kaniyang main act ay agad na napawi ang agam-agam ng mga judges at ang kanilang pagkabagot ay napalitan ng matinding excitement. Ang magic trick na ginawa ni Stevie ay ang popular na floating tricks kung saan papalutangin di umano ng magician ang kanilang mga kasama o assistant. Makikita sa video kung gaano kalinis ang pagkakagawa ng act nilang ito at wala kang mahahalatang anomalya. Maya-maya ay pinaikot na niya ang babae sa kanya habang nakalutang ito na nakadagdag sa curiosity ng mga manonood. Gumamit rin siya ng hula hoop para mapatunayan na wala itong harang. Sa huli ay maingat niyang ibinaba ang babae at ang dalawa ay nagawang matapos ang kanilang magic act nang walang anomalya. Pero paano nga ba ito nagawa? Una ay nilito niya ang mga manonood at ipinakita ang bentilador na lilikha ng ilusyon na magpapalutang di umano sa babae. Pero ang totoo ay inilagay niya ang bentilador upang isipin ng mga tao na may electrical tools na nakatago sa ilalim ng lamesa. Ngunit isang mekanismo lang talaga ang main tools na kanyang gagamitin na pinapaandar gamit ang power source na nakatago sa isang table. Nang pumesto na si Stevie sa kanyang kinatatayuan ay makikita natin sa video na itinago niya sa mga audience ang jack na kanyang gagamitin. Ngayon, bakit kailangang may isang assistant pa na magtatanggal ng lamesa at bakit hindi mismong si Stevie ang mag-alis nito? Ito ay sapagkat hindi pwedeng gumalaw ng gumalaw si Stevie dahil makikita ng mga audience ang nakatagong jack sa kanyang likuran. Noong oras na lumulutang na ang babae ay makikita rin natin na may board support ito na kanyang hinihigaan upang wag mahukot ang pwesto ng kanyang katawan. Pero paano niya napaikot sa kanya ang babae habang nakalutang ito? Ito ay sa pamamagitan ng pagmaster sa tamang timing. Noong nasa left side na niya ang babae at papunta na sa kanyang likod ay makikita natin na isinusunod rin ni Stevie ang kanyang kaliwang braso dito upang matakpan ang board support nito pati na rin ang jack na nasa kanyang likuran. Gayun din ang ginawa niya nang papunta naman ang babae sa kanyang right side. Agad din niyang itinaas ang kanyang kanang braso upang wag mahalata ng mga manonood ang kanilang trick. Pagdating naman sa hula hoop ay simple lang ang paliwanag dahil ito sa S-shape na hugis ng jack na kanilang gamit. Makikita sa video kung paano napaniwala ang mga manonood na walang harang sa pagitan ni Stevie at ng babae ngunit ang totoo ay mayroon. Wala naman talagang magic na naganap kundi isa lamang itong illusion. Number 1, The Egg Illusion. At ang nanguna sa ating list ay ang egg illusion mula sa isang kilalang magician na si Ben Hart. Labis na nagulat hindi lang ang mga judges kundi pati na rin ang buong mundo nang baguhin ni Ben Hart ang isang confetti at gawin itong isang itlog. At upang mas convincing ay pinisapan niya ang mga ito para ipakita na totoong itlog ito at hindi plastic o gawa sa papel. Pero sa maniwala ka man o hindi, ito ay hindi isang salamangka o mahika dahil kahit na ang mga hindi pangkaraniwang magic katulad nito ay may kalakip na paliwanag. Sa una ay makikita na dala-dala ni Ben ang napakaraming confetti na pinasulatan niya ng mga random words sa mga audiences. Pagkatapos ay pinaypayan niya ito ng bahagya at tulad ng inaasahan ay malaking bilang ng mga ito ang nalaglag sa sahig. Ngunit may isang confetti na nagawang mahuli ni Ben at ang salita na nakasulat dito ay egg.
Taliwas sa kaalaman ng mga manonood ay una pa lang ay may nakadikit na talagang isang confetti sa kanyang pamaypay at mahalata natin ito dahil ang side kung saan ito nakadikit ay maingat na itinatago ni Ben sa mga manonood. Ngayon, paano niya na-transform ang confetti upang maging itlog? Ang trick na ginamit dito ni Ben ay ang tinatawag na latex egg gimmick at mabibili ang mga ito sa mga bibihirang magic stores sa buong mundo. Nang bawiin ni Ben ang confetti mula kay Simon, ay mabilis niyang ipinalit dito ang latex egg. Ang latex egg, sa orihinal nitong itsura, ay mukha talagang itlog. Ito ay pwede mong tiklupin hanggang sa lumiit ito ng lumiit. Kapag binitawan mo ito ay unti-unti itong babalik sa orihinal na figura. Ito ang nakikita natin habang pinapatalbog niya ang nakatiklop na latex egg sa kaniyang pamaypay. Hindi na nahagip ng kamera ang ibang parte ng magic ni Ben. Pero para mas maging convincing ang act na ito, ay gumamit rin siya ng bilis ng kamay at misdirection upang palitan ang peking itlog ng isang tunay na itlog na kalaunan ay kanyang pinisa sa isang baso.